Good morning. It's Sunday, March 22. Ang niluluto ko ngayon is pancit na malabon. Pancit palabok. So, ang ginawa ko, itong tinapa flakes, ito yung supot niya. Tinusta ko muna sa dinidik na isang pusong bawang. Kasi para malutong-luto. Tapos nilagyan ko ng spring onion. Yan. Tapos siyempre nilagyan ko ng pampakulay at suwete. Tapos seasoned with patis at saka black ground pepper. Yan. Naitusta ko lang para hindi bahilaw ang lasa. Siguro nga pag walang budget to, pwede na to eh. Tinikman ko, ang sarap eh. Yan. Tapos ginisa ko lang sa olive oil. Ito ang pagkain nito is dapat panghandaan talaga dahil syadong fatty. Tapos yung yung pangsahog ko, hipon. Tapos yung pusit. Dahan-dahan ko lang sinangkot siya. Tapos dinrain ko yung sabaw gagamitin natin sa sauce mamaya. Okay? Tapos ito babalatan ko. Tapos yung balat, tsaka yung ulo didikdikin ko. Tapos to hiwain ko ng maliliit. Tapos mag-reserve ako ng konti para pang-garnish. Okay, tapos ang next step, igisa natin yung ground pork kasama itong seafoods. Okay? Maghihiwa muna ako, ha? Set aside ko lang to. Ito, magpapakulo na akong tubig para dito sa noodles. Ito yung kinuha ko, yung malalaki. Gusto ko yung simple ingredients, rice, flour, and water lang. Ayoko ng cornstarch, ewan ko ba. Tapos, syempre, para save time, isa-save ka ng oras. Pakuloyin mo rin yung itlog dun. Buti lang, may natira pa akong itlog. Ang ginagamit namin, all natural. Yan, vegetarian fed hens. Para healthy. Sige. Pakuluin ko muna yung tubig. Ayan, kumukulo na yung tubig natin. Tapos ilagay natin itong noodles. Ayan, ilagay natin itong noodles. Tapos nag-ayat na rin ako ng panggisa natin. Bawang, sibuyas, saka yung leftover. Dito sa isang plato, isa-set aside ko yung pang-garnish ko. Bilatan ko muna itong hipon. Ay, hiwain ko ito. Ayan na yung noodles na i-drain ko. Para hindi magdikit-dikit. Lagyan na natin ng konting oil itong yung tinusta kong tinapa flakes at saka garlic. Nalagyan ko na ng oil para hindi magdikit-dikit. Tapos nagtira ako ng konti nung tinustan tinapa tsaka garlic para ilalagay ko sa sauce mamaya. Takpan ko muna ito ng plastic para hindi ma-dry. Ito na yung pang-garnish natin. Yung hipon, pusset, egg, chicharon, nigdek, tsaka spring onions. Konti na lang kasi pinapak ko eh. Hindi ko kasi ma-resist. Sige, magigisa na ako. Hindi pa pala ako pwede mag-isa. Ito yung balat ng hipon. Lalagay ko sa food processor para madikdik siya maigi. Tapos yung sabaw niya, dito, sasama ko dito. Ito yung sabaw ng hipon tsaka puset na sinangkutsa ko lang. Hindi ko nilagyan tubig, sariling juice niya yan. Tapos lalagyan natin ng diyan natin ilalagay yung atsuwete. Okay. Mahirap kasi mag-manual dikdik eh. Talsik-talsik. So,
Pero kung wala kayong food processor, dik-dikin nyo na lang. Gamitin yung almiret. Ito yung gisa natin. Bawang, sibuyas. Ito yung ground pork. Ito yung tinagtad na hipon at saka puset. Ito yung tinusta ko na tinapa with garlic at suwete. Ito yung sabaw ng hipon tsaka ng puset. Sinangkutsa ko. Nilagyan ko ng at suwete. Ligisan na tayo. Pause na. Ngayon natin yung hihiling. Siguro mga kalahating kilo ba to? Wala pa. Konti lang. Okay. Gisa natin maigi yung ground beef. Tapos, lagyan ng patis. Okay. Gisa maigi. Okay. Gisa na siya. Nakita yung mamang kita. Sinunod natin itong tinapa na tinista ko sa tinapa at bawang tinista ko sa oil. Sinunod natin ito para yung dinikdik na pizza lang para matalasa. Nako, ito eh, dapat ang piyesa lang dahil pag araw-araw itong kinain, Diyos ko, kakasakit kayo sa puso. Ang daag sa presyo. Susunod natin ito. Lagyan natin itong hipon tsaka puset. Since tutu na yan eh. So, tapos, medyo halo-haloin nyo lang para tamama. Susunod natin itong sabaw ng hipon tsaka ng puset. Sinagsangkutsahan ko. Sinamahan ko ng suwete. Sobra eh. Mukha naman tayo mamula nito. Yan. Isang-isa na. Siguro mga ano, since ilagay ko yung hipon tsaka yung puset, siguro mga 2 minutes lang. Ilagay natin tong sabaw ng hipon with at suwete. Yan. Tapos dahan-dahan lang apoy. I mean, hindi naman masyadong dahan-dahan. Medium high lang. Ayan. Tapos dagdagan pa natin ng konting tubig. Mga 1 cup. Ayan, pakuluin. Para lang kayong gumagawa ng spaghetti sauce. Kaya nga lang seafoods. Pakuluin natin. Ayan, kulong-kulo na yung sauce. Tapos, tikman nyo, dinagdagan ko ng konting patis. Tsaka lagyan ko ng pamintang durog. Tapos ngayon, palaputin natin tubig tsaka cornstarch. Hindi naman ito lahat. Titingnan nyo, haluin nyo, paglagay nyo ng mga kalahati nito. Pag kulang pa, paglagay nyo. Okay. Lalagay ko na. Tapos halo-halo. Ngayon, ilagay ko na yung lahat kasi kulang pa eh. Adjust nyo na lang consistency. Okay, pinapakulo ko. Tingnan natin kung tama nilapot. Pagkulo-kulo. Tapos yung sauce, ilalagay natin dito.